Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Alas 8 ng umaga nang dumating si Joaquin sa opisina at nadatnan ang magkasintahan doon na kasalukuyang nagdidiskusyon kung paano hahatiin ang trabaho na iiwan niya sa dalawa. Parehong nangangapa sa pagpapatakbo ng negosyo at parehong takot na magkamali at mauwi ang negosyo sa pagkalugi. Bakit pa kasi padalos-dalos ang desisyon mo? Allison would understand if you need to stay a little longer. Ikakasal ang kapatid niya sa susunod na buwan. Kailangan ko silang samahan at kailangan ko ding umpisahan na ang pangako ko sa ama niya na ititrain ako sa kumpanya nila. Hindi lang naman kayo ang nag-a-adjust. At alalahanin mo, Nancy. Si Joey kailangan niyang patunayan sa ama mo na karapat dapat siya sa'yo. Pero kailangan ka din namin dito, Joaquin. Napaka-eksi ng isang buwan para iwanan sa amin lahat ng ito. Napabuntong hininga siya sa kaniya na realize na tama ang kaibigan. Siya nga ay taon din ang inabot bago niya na pagtagumpayan ang pamamahala sa business nila. Sige, pagkatapos ng kasal ng kuya ni Allison, babalik ako dito ng ilang linggo. Maaari mo din akong tawagan anytime kapag may problema kayo dito. I'm sorry kung napipressure ka dahil kailangan kong iwanan ang kumpanya sa inyo. Paghingi niya ng paumanhin kay Nancy. Nauunawaan ko. Sagot naman ang kaibigan sa kanya. Malaking tulong naman na inilipat mo kay Joey ang pamamahala dahil mas madali na siyang matanggap ni Dad. Napag-usapan niyo na ba kung kailan ang kasal? Pagkatapos ko na lang, mga anak, we can't afford to manage this company and prepare the wedding at the same time. Hindi rin papayag si Dad na makasal kami agad dahil gusto pa niyang matapos muna ang eleksyon. Tumango siya bilang pangunawa rito. Kasalukuyang nasa labas si Joey at nagmamando ng mga tauhan para sa delivery ngayong araw. Nakikita naman niya ang pagsisikap nito na gampanan ang bagong posisyon nito at natutuwa siya dahil umaayon ang lahat ng pagkakataon sa kanya. Are you excited? Tanong naman ni Nancy na ikinalingon niya sa kaibigan. About working the Valiente Corporation? No. Mabilis niyang sagot. Mas nananaig ang takot ko kaysa excitement. Hindi ko alam kung ano ang aasahan ko sa paglipat ko doon. Ikaw pa ba ang matatakot? You are an asset. Hindi matatawaran ang sipag at dedikasyon mo sa trabaho, sa bukid man o dito. Hindi ordinaryong angkan ang mga Valiente, Nancy. Hindi rin ordinaryo ang pagmamahal na ibinibigay mo kay Allison. Dagdag naman ito. Kumusta nga pala ang mag-ina mo? Maayos naman. Pinapupunta ko sila dito mamaya para sa labas kami mananghalian. I want you to spend more time with Alexa dahil magtatagal bago mo siya muling makikita. Pumayag si Allison? Yes. At dahil wala si Joey mamaya, sasama ka sa amin para mag-lunch. Namilog naman ang mga mata ni Nancy sa kanapailing. Isang malakas na tawa naman ang pinakawalan niya. Gusto mo talagang pagselosin si Allison? Oh my God, Joaquin, how cruel you can get. Kaunti lang naman. Ikong susobrahan ko. Yung palagi akong nakakabit sa braso mo habang naglalakad, habang nasa likod lang natin siya. Biro naman ang kaibigan. Subukan mong sobrahan, Nancy. Kapag hindi tumabi sa akin mamayang gabi si Allison sa higaan, humanda ka sa akin. Si Nancy naman ang tumawa ng malakas sa pagkakataong yun. Napaisip tuloy siya kung patutuluyan pa si Allison at Alexa sa opisina niya. Huwag ka mag-alala, huwi ka naman ni Nancy. Pagkatapos tumawa ng mahaba, wala akong pakialam sa inyo ni Allison. Si Alexa ang gusto kong makasama dahil aalis na kayo sa susunod na buwan. I will miss that kid, you know. Si Joey ang nakaschedule na kasama sa delivery ngayon dahil kailangan nitong makilala ang ilan nilang kasosyo sa negosyo. Bago mag-alas 12 ay dumating si Allison at Alexa, pero hindi na sinamahan ng alinmang tauhan sa bukid.
Masaya namang bumaba ng sasakyan ang anak at patakbong pumasok para puntahan ang mama Nancy niya. Oplan pagselosin ang girlfriend 101. Nakangiting wika naman ni Nancy nang umiti ng matamis sa kanya. "Don't overdo it, Nancy. I'm warning you." Bulong naman niya sa kaibigan na nag-iwan naman ng mahinang tawa. "Come inside." Utos niya kay Allison na nanatiling nakatayo sa tapat ng pintuan. "Malit lang ang opisina namin dito kumpara sa opisina ninyo sa Valiente Corporation." Pumasok si Allison sa kanaupo sa receiving chair. Habang siya'y nakatayo sa gilid ni Nancy, na siyang nakaupo sa executive chair niya ngayon. Si Alexa ay nakakandong kay Nancy na na-miss ang kaibigan niya na hindi nito nakasama ng ilang linggo. "Hi, Allison!" Nakangiting bati ng kaibigan. Bahagya lang itong umiti. "Magiging flower girl pala si Alexa sa kasal ng brother mo." "Yes." Tipid naman itong sagot. "Kailan kayo luluwas? Mamimiss ko ang batang to kapag nasa bahay ako nila Joaquin. Doon na kayo maninirahan? Totoo ba yon?" Isang pairap na tingin ang pinakawala ni Allison sa kanya na gusto niyang pilipitin ang leeg naman ni Nancy. "Gustong gusto mo na bang umalis kami?" Sarkastiko nitong wika kay Nancy. "Sorry, but we're not living without Joaquin. Ang pangako niya sa amin ng anak niya ay sasamahan niya kami sa Maynila." "Bakit ibang ikinuwento mo sa akin?" Lingon ang kaibigan sa kanya. "You know I can't handle this company alone. Dalawang araw lang ang paalam mo sa akin. Paano kapag hinanap ka ni Dad?" Pareho sila nagkatingina ni Allison. Pero kung kanina ay sarkastiko ang anyo nito, ngayon ay lumungkot na. Umupo siya sa armrest ng executive chair niya, saka pinisil ang balikat ng kaibigan para bigyan ito ng warning. Pero pati yata ang pag-akbay niya kay Nancy ay mali dahil nakita niya ang sakit na gumuhit sa mga mata ni Allison. Ipinatong pa ni Nancy ang isang braso sa hita niya na sinundan ng tingin ni Allison. Tumayo siya kaagad para itigil na ang pagpapaselos dito. Pero huli na dahil tumayo na din si Allison. "Magpapahangin lang ako sa labas." Mahina nitong wika sa kamabilis na lumabas ng opisina niya. Napahilamos siya sa mukha niya bago hinarap niya si Nancy. "I've warned you not to overdo it." Halos bulong niya sa kaibigan dahil hindi niya gustong marinig ni Alexa ang pinag-uusapan nila. "Relax, Joaquin. Gusto ko lang makumpirma kung totoong mahal ka nga niya. And what have you found it? She's so in love with you." Kulang na lang masugat ako sa matalim niyang tingin dahil sa selos. "Ang gwapo mong nilalang." Napailing na lang siya sa pangaasar ni Nancy sa kanya, saka lumabas ng opisina at hinanap ng tingin kung saan nagpunta si Allison. Nahagip na mata niya na nasa loob ito ng kotse nito. Pumasok siya muli sa opisina saka kinuha ang anak kay Nancy. "At dahil hindi ka tumupad sa usapan, maiiwan ka sa lunch. Pababalikin ko kaagad si Joey dito." Nakangisi niyang wika kay Nancy, pero hindi pa rin ito nagpaawat. "Papayag ka bang maiiwanan si Mama Nancy mo mag-lunch?" Tanong nito sa anak na tila nagpapaawa ito. "Stop it, Nancy." Warning niya ulit sa kaibigan. "Let's go, Alexa. Baka mainip na ang mami mo sa sasakyan." "Hindi pwedeng iwan si Mama Nancy, Daddy." Sagot naman ang anak na ikinangisi pa ni Nancy. Alam din niyang magpipilit ang bata na makasama si Nancy. Dahil na-miss ito ng anak. Hindi naman niya maipaliwanag ang sitwasyon nilang tatlo dahil hindi nito maiintindihan iyon. "I will ask your mommy if she wants, okay?" Lumabas siya para puntahan si Allison sa sasakyan. Kinatok niya ang bintana ng kotse nito nang tila wala itong balak bumaba ng sasakyan. "Alexa wants Nancy to join us for lunch. It is okay?" "Kayo na lang, Joaquin. Alexa, Mrs. Nancy. Maghihintay na lang ako sa bahay, may pagkain naman doon." "No, Allison." Mabilis naman niyang salungat. "Kung hindi ka komportableng kasama si Nancy, kakausapin ko na lang si Alexa." Pagtalikod niya ay pinaandar naman ni Allison ang makina ng kotse na agad niyang iniharang ang katawan para hindi ito makaatras. "Tawagin mo si Alexa sa loob, Lando." Utos niya sa isang tauhan. Mabilis namang tumalima ang tauhan na tinawag si Alexa. Paglabas ng anak ay hawak na nito ang kamay ni Nancy. "I'm sorry, baby.
pero hindi makakasama si Mama Nancy sa lunch natin dahil walang magbabantay dito. Sumakay ka na sa likod. Utos niya sa anak na agad din namang tumakbo papunta sa kotse at sumakay na. Pinagbuksan ng tauhan ang pintuan. Sumama ka na, Nancy. Malakas na wika naman ni Allison sa kaibigan na ipinagtaka naman niya. You're pregnant and you need to eat on time. It's okay, Allison. Maaga pa naman. Parating na rin naman si ang kasama namin dito sa opisina. Sagot naman ito. May dalang pagkain yun galing sa bahay. Binuksan niya ang pintuan ng kotse sa driver's side at pinalipat si Allison sa kabilang upuan. I will drive. Bakit mo iniwan ang kaibigan mo? Gusto niyo siyang makasama sa tanghalian, hindi ba? Tanong nito nang makaalis na sila sa parking lot ng opisina. Hindi nakaligtas sa kanya ang pagdidiin nito sa salitang kaibigan. Tapos hindi ka makakakain ng maayos kasi nagsiselos ka. Ba't naman ako magsiselos? She's your present. Lumunok ito ng pilit sa kainilayo ang tingin sa kanya. What do you mean she's my present? Naaaliw niyang tanong dito. Saan ba tayo kakain? Pag-iwas nito ng tanong sa kanya. Alexa was eating in the fast food chain. Alam kong ikaw din. May McDonald's sa mall sa bayan. May iba ka pa bang gustong kainin? Okay na yun. Para makabalikan na kaagad sa opisina. Mahina nitong sagot sa kanya. We're going back to Mama Nancy. Ha, Daddy? Tanong naman ang anak na nakikinig sa pag-uusap nila. Yes, pero sandali lang tayo dahil magbibili lang ako ng trabaho. Maglilibo tayo sa farm mamaya. Gusto nyo ba yon? Yes, Daddy. Tuwang-tuwa na sagot ng anak nila ni Allison. Si Allison naman ay nakatingin pa rin sa labas. At alam niyang kinakain pa rin ito ng selos kay Nancy. Nang marating nila ang mall ay agad itong bumaba at kinuha ang anak sa backseat at nauna na sa paglalakad papasok sa mall. Mabilis siyang sumunod sa dalawa at inakbayan si Allison habang naglalakad. Baka may makakita sa atin at magsumbong sa ama ni Nancy. Mahina nitong wika sa kanya. Napakunot ang noo niya pero hinigpitan lalo ang hawak sa balikat nito. Si Lucas Valiente lang ang kinatatakutan ko, sweetheart. Bulong naman niya dito. Napatingin sa kanya si Allison. And for your information, iisa lang ang past, present at future ko. Matamis niyang nginitian ang kaakbay at kinindatan ito. Nagbago naman ang anyo ni Allison na napalitan ng ngiti ang kanina'y malamlam na mga mata nito. Iniakap na rin ito ang isang braso sa baywang niya habang papunta sila sa fast food na kinakainan. Pagkatapos kumain ay nagyayapa si Joaquin na maglibot sandali sa mall para bilhan si Alexa ng laruan. Masaya si Allison na hindi nila kasama si Nancy dahil solo niya ang mag-ama niya. Pero nang makabalik sila sa opisina ni Joaquin ay nawala ang saya niya nang malaman sa tauhan na umuwi si Nancy dahil nagka-spotting ito. Nakita niya kung gaano nag-alala si Joaquin na hindi mapakali sa silid hanggat hindi nakakausap si Nancy. Bakit ka pa kasi nakibuhat? Napakarami namang tauhan dito. Pagalit pa nitong wika sa telepono. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Lumapit naman si Allison sa bintana ng opisina ni Joaquin. Saka tinanaw ang labas kung saan abala pa rin ang trabahador sa pagkakarga ng sakusakong feeds. Nasasaktan siya sa ipinapakitang concern ni Joaquin kay Nancy. Pero hindi niya dapat questionin. Nancy always has a special place in Joaquin's life. At sa ayuman niya at sa gusto, kahati na niya si Nancy. Kumusta si Nancy? Tanong niya kay Joaquin ng ibaba nito ang telepono. She's under monitoring. Mahina daw ang kapit ng bata. I'm sorry. Sana'y sinama na lang natin siyang mag-lunch. Ako ang nagdesisyon na hindi siya pasamahin. Tinitigan siya na Joaquin pero umiwas siya ng tingin. Nag-iinerte siya kanina kaya nagdesisyon si Joaquin na iwanan na lang ito. Kahit paano ay siya ang may kasalanan. Hindi niya gustong kapag may nangyaring masama kay Nancy o sa bata nito ay siya ang sisisihin ni Joaquin. I'm sorry if we can't go to the farm. Bukas na lang o sa ibang araw kapag maayos na ang kalagayan ni Nancy. Kailangan kong tumao sa opisina ngayon. It's okay, sagot naman ni Allison.
Pwede naman akong tumao dito kung kailangan mong puntahan si Nancy. Tumayo naman si Joaquin at lumapit sa kanya. Sa kaniyakap siya mula sa likuran. Sinasabyo nito ang buhok niya. I am worried about Nancy. Kaya nga puntahan mo na, kaysa hindi ka mapakali sa pag-aalala sa kanya. But I am so worried about you. Wala akong sakit, Joaquin. Ipinatatag niya ang boses para itago ang panibugho niya. I'm worried that you blame yourself. Walang may kagustuhan ng lahat ng ito. And Nancy will be alright. Stop worrying about her. Kumawala siya sa pagkakayakap ni Joaquin saka lumapit kay Alexa na naglalaro sa sofa ng iPad nito. Uuwi na lang kami ni Alexa para hindi kami makaabala sa'yo. Baka rin gusto mong dalawin si Nancy pagkatapos ng trabaho mo dito. Pwede naman kayong sumama sa klinik kung gusto mo. Isang oras lang pwede na tayong umalis dahil tapos na ang dispatch ng mga deliveries. Baka makasama lang lalo kay Nancy kapag makita niya akong kasama mo. I told you, Nancy knows where she stand. Ipapahanda ko lang sa mga tauhan ang mga deliveries bukas para makaalis tayo ng mas maaga. Wika nito saka kinuha ang folder ng mga orders at lumabas. Lumapit siya kay Alexa na abala pa rin sa nilalaro sa iPad nito sa katinabihan. Iniikot niya ang tingin sa loob ng opisina ni Joaquin, na ngayon lang ay napansin ang mga nakakabit na frame sa dingding. There were all photos of Joaquin and Nancy, both in college uniforms. May isa ding photo frame na picture si Alexa na kuha sa isang photo studio noong mas bata pa ang anak. Alexa must be almost 2 years old in the photo. Nang tumayo siya ay tinungo ang desk ni Joaquin at isang graduation pictures ni Nancy ang naroroon. Gusto niyang umiyak sa panibugho kung hindi siya nagdesisyon na umuwi para maisalba ang pamilya niya ay wala na siyang Joaquin na ipaglalaban. Ang nakapagtataka ay kung bakit pumayag si Nancy na kahati siya sa buhay ng minamahal nito. Katulad din ba siya nito na hindi gustong bumitaw? Kung karapatan lang ay mas may karapatan na siya ngayon dahil hindi naman pala anak ni Joaquin ang batang dinadala ni Nancy. But Joaquin has immeasurable affection for her na marahil ay dala ng pagtanaw ng utang na loob dahil ito ang katuwang nito sa buhay noong panahong iniwanan niya si Joaquin. Hanggang kailan sila ganito? Maaga na lang akong papasok bukas para sa iba pang gagawin. Napahinto si Joaquin na makitang nakatitig siya sa larawan ni Nancy habang nangingilid ang luha niya. Iniiwas niyang muli ang tingin dito saka mabilis na pinunasan ang gilid ng mga mata. Would you like to go to see your mama Nancy again? Tanong niya sa anak saka umupo sa tabi nito para iwasan ang tingin kay Joaquin. Yes, mommy. Where is she? Nasa bahay na raw ng mga magulang niya. Sagot naman ni Joaquin sa tanong ng anak. But I'm sorry, you can't go. Ihatid ko muna kayo sa bahay. Saka ako dadalaw doon para makausap siya. Malungkot siyang tumango saka tumayo at tinungo ang pintuan. Makalipas ang ilang sandali ay nailigpit na ni Joaquin ang ilang gamit sa mesa nito at karga na ang anak palabas. Walang salitang namutawi sa kanila hanggang sa maihatid sila nito sa bahay. How's the baby? Tanong ni Joaquin kay Nancy nang puntahan niya ito sa bahay. Nagdesisyon siyang iwanan na lang si Allison at Alexa dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng daddy ni Nancy. Oras na makaharap siya ulit nito. Tutol ito na magtrabaho ang anak sa kumpanya nila dahil buntis ito. Pero nakiusap siyang kailangan niyang iwan agad ang poultry supply dahil kailangan siya ng pamilya niya. Okay naman, mahina lang daw talaga ang kapit. Pero may gamot nang ibinigay ang obigayniko. And where's Joey? Nagpunta sa bahay nila para kumuha ng gamit. Pinapatira dito ni Dad. Baka tumakas raw at talikuran ang responsibilidad. Mabuti naman kung ganun. At least, hindi na ako gaano mag-aalala sa'yo. Dahil lagi mo nang kasama si Joey. Papasok ka pa rin ba sa opisina bukas? Oo naman. Kailangan namin samantalay na nandyan ka pa para mag-train sa amin. How's Allison, by the way? Naningkit ang mga mata niya nang maalala ang itsura ni Allison kanina na nakatitig sa larawan ni Nancy sa desk niya.
bakit mo nilagyan ng pictures mo ang table ko? At kailan pa yun nandun? Technically, that's already my table. Inihahanda na lang ang papela sa paglilipat mo ng shares mo kay Joey. Sinadya mo yun dahil alam mong isinasama ko na si Allison sa opisina. Conclusion niya rito. There's no need to make her jealous. Mas ako yung nasasaktan kapag lumalamlam ang mga mata niya. Anyway, I have to go. Huwag ka munang pumasok sa opisina bukas kung hindi pa maayos ang kondisyon mo. But I need Joey to be there. Sure, sweetheart. Isama mo naman si Allison at Alexa dito sa bahay. Sa susunod na dadalaw ka dito. Tudyo nito na ikinasingkit ng mga mata niya. No, pababalikin ko na si Allison sa Maynila bago ka pa makaisip na naman ng kalokohan. I thought gusto mong pagselosin yung tao. Nakangisi pa nitong wika sa kanya. Enough, baka lumalim masyado ang pagseselos ng sige ka. Hindi papayag na kunin mo akong ninong sa anak mo. Huwag naman. Sige, magbe-behave na ako. Sasabihin ko na sa kanya na plano mo nang mag-propose pagdating niyo sa Maynila. You want to piss me off, don't you? Joke lang. Natatawa nitong wika sa kanya. Sige na, umalis ka na. Baka mainip yun at mag-alsa balutan pa. Mabilis siya nagpaalam sa mami ni Nancy na matakot sa biro ng kaibigan. Hindi niya alam ang tumatakbo sa isip ni Allison ngayon at kailangan niya mag-ingat kung hindi ay masisira lahat ng mga plano niya. Nakahinga siya na maluwag na makita ito at ang anak na nakaupo sa veranda na nakatanaw sa papalubog na araw. Napupuno ang puso niya sa galak tuwing makikita itong yakap ang anak o kandong ito. Hindi niya lubos maisip na dadating ang ganitong panahon na masasagot pa rin lahat ng ipinagdarasal niya. Mabilis ka lang yata, alinlangang tanong ni Allison. Inaalam ko lang naman ang kalagayan ni Nancy. Hindi naman kailangan magtagal dahil nandun naman si Joey. Sino si Joey? Napatigil siya dahil sa pagkabigla sa sinabing iniwan niya ang topic para iwasan ang pagsisinungaling. Anong hapunan natin? Hindi pa ako nakakapagluto. Gutom ka na ba? Nakababad pa lang sa tubig ang manok na inilabas ko galing sa freezer. Let's just have dinner outside. I feel like celebrating. Aya naman niya sa dalawa saka hinapit sa baywang si Allison. Maaliwalas na ang mukha nito. Marahil ay dahil umuwi na din siya kaagad. Let's celebrate. Dahil walang nangyaring masama sa baby ng mama Nancy mo. Wika naman ito kay Alexa dala ang isang pilit ng ngiti. We'll celebrate because we'll make another baby soon. Bulong naman niya kay Allison para itama ang sinabi nito sa anak. Dinala niya ang kanyang mag-ina sa isang barbecue house na malapit sa isang private resort. Nag-i-enjoy naman ang mga ito sa masasarap na pagkain at magandang view ng resort. Hindi naman sila nagtagal dahil kailangang matulog ni Alexa na maaga. Pagkatapos kausapin ni Joaquin ang ama at kumustahin ang kalagayan ng bukid, ay umakyat na rin siya bago mag-alas 10. Naabutan niyang nagpapalit ng bedsheet si Allison habang ang anak ay tuluyang nang nakatulog. Gusto niyo ba na agahan na lang ang pagluwas sa Maynila? Pinapaalis mo na ba kami? Marahan siyang natawa sa nakitang inis sa mukha ni Allison. Dahan-dahan siyang lumapit at ikinulong ito sa mga bisig niya. Bakit ba ang nega mo mag-isip? Alam kong namimiss mo na ang dati mong buhay. Excited na rin ang pamilya mo na makita si Alexa. Hindi nga kami aalis nang hindi ka kasama. Hahanapin ka ni Alexa. Alam mo na rin namang hindi yun makakatulog kapag wala ka. Totoo ba? Parang tulog naman siya. Madalas kapag dumadating na ako dito. Sige, bukas na bukas din aalis na kami. Isang malutong na tawa ang pinakawala niya. Sige, sabay-sabay na lang tayong luluwas. Ikaw ang hindi makakatulog kapag wala ako, hindi ba? Isang irap naman ang ibinigay ni Allison at pilit na kumakawala sa kanya. Pero hinigpitan niya lang ang yakap dito. Nang iharap niya ito at siniilang halik ay mabilis naman itong tumugon. It's a mutual feeling, sweetheart. Paanas niyang wika rito. I can't sleep without you either.